Hello beautiful people! Kumusta kayong lahat? Welcome to my vlog. Nasaan ba ang camera? Dito o dito? Andito yata. Welcome to my vlog guys for today's video. Napaka-importante ng pag-uusapan natin ngayon. It's about diabetes guys. Mataas ba ang sugar ninyo? Or pre-diabetic ba kayo? Or talagang graduate na kayong diabetic kayo, mataas na talaga ang sugar ninyo guys. Ito ang pag-uusapan natin, bakit nga ba hindi natin controlled ang diabetes natin? Diba, nagma-maintenance naman tayo, umiinom naman tayo ng medicine everyday, pero bakit mataas pa rin ang sugar natin? Ah, guys, before tayo mag-start, disclaimer lang po, hindi po ako doctor ha, I'm not a doctor, guide lang po ang bibigay ko sa inyo kasi nga, lagi ka akong pumupunta sa doctor, lagi akong nagko-consult sa doctor, so kung ano yung sinasabi niya sa akin, yun ang i-share ko sa inyo ngayon. So, umpisa na natin guys, bakit nga ba mataas pa rin ang sugar natin despite nagme-maintenance tayo everyday, tapos pag nag-check tayo ng sugar natin, mataas pa rin. Bakit kaya? Yun ang pag-uusapan natin. Pero guys, para sa mga baguhan po sa channel ko at sa mga napadaan lang, please do subscribe. Click na lang po yung subscribe button and yung notification bell on para updated kayo every time na meron akong bagong video. Tara, start na tayo! Guys, inuulit ko po, hindi ako doctor. Kung may nararamdaman kayo sa sarili ninyo, sa katawan ninyo na kakaiba at hindi normal, it's better pa rin to seek your doctor's advice kasi sila'y nakakaalam kung ano ang dapat gawin sa inyo at kung ano yung nararamdaman ninyo para ma-roll out natin kaagad, di ba? Doctor pa rin talaga. So, sa akin, guide lang kasi lagi kong kausap ang doctor namin. So, eto na guys, bakit nga ba tumataas pa rin ang sugar natin despite nagme-maintenance tayo everyday? Eto, number one. Apat lang ibibigay ko sa inyo, pero ito talaga ang number one, guys, na alam kong guilty tayong lahat to the maximum level. Ano yon? Hindi tayo nagda-diet. Yeah, kailangan nating mag-diet, guys. Mag-lose tayo ng weight kasi alam nyo po, pagka medyo nag-gain tayo ng weight at mataba tayo or medyo mabigat tayo, maraming sakit ang pwedeng kumapit sa atin. Isa na ang diabetes at hypertension. Yeah, 'di ba? Kailangan talaga nating mag-lose ng weight kasi nga hindi lang sa sakit, guys eh. Parang mas magiging healthy tayo at magaang ang katawan natin, 'di ba? Pag nagda-diet tayo. So 'yon, diet ha kasi para maiwasan ang mga sakit na diabetes and hypertension at kung ano-ano pa. Marami kasing binibigay na sakit, guys, pag medyo overweight tayo. Number 2 guys, ito ako rin guilty ha. Number 2, kailangan natin kumain ng healthy foods. Eh nagme-maintenance nga po tayo everyday, kaya lang hindi naman tayo kumakain ng healthy. Ang sabi ng doctor namin, kailangan plant-based ang kainin natin. Ano ang plant-based? Laging fruits and vegetables ang kainin natin. Yeah. Tapos, pwede naman tayo kumain ng meat, pakunti-kunti lang, pero more on chicken, ang sabi niya sa amin, more on chicken, fish, iwasan ang yung karne, beef, pork, medyo iwasan natin yan. Ang sabi sa amin ng doctor is, pwede naman tayong tumikim, pwede natin tikman, especially pag may mga occasion, halimbawa, Christmas, may birthday, syempre maraming handa, di ba? Eh, hindi natin maiwasan sometimes, guys, talaga nag-crave din naman tayo pag nakikita natin na masarap ang food. Pero sabi nga ng doctor, pwede mong tikman lahat, pero pakonti-konti lang. As in, literally, tikim lang. Hindi yung talagang kain, guys, ha? Nako, yari kayo dyan. Pag kinain nyo, yari kayo dyan. Dapat daw, tikim-tikim lang. Tikman mo ng konti yung balat ng lechon, tikman mo ng konti yung morkon, yung mga ganon. Pero, ang ina-advise niya is huwag palagi. Pag everyday na kumakain tayo, more on vegetable lang talaga. Vegetables, fruits, at ingat din pala tayo guys sa fruits ha, kasi meron ding fruits na nakakataas ng sugar, like yung mango, I guess, and yung grapes. Bawal po yun. So, search nyo na lang, maybe gawa natin ng ibang content yun kung ano yung mga bawal sa mataas ang sugar ng mga fruits. Pero sa ngayon, yun, focus muna tayo, plant-based ang kainin natin. Tapos guys, hanggat maaari as much as possible, ang ginagawa namin, ang kinakain namin is red or brown rice lang. Iniiwasan namin yung mga white rice kasi naku, mataas, malakas magbigay ng sugar ang white rice and yung white bread, wag. Kakain kayo, pwede ang bread pero brown. Tapos ang rice ninyo, everyday kinakain po namin is either red or
brown rice. So yon, diet guys, yun naman talaga ang key. Alisin natin yung mga meat, konti-konti lang tayo kumain para hindi tumaas ang sugar natin, para makontrol natin. So, number 3. Ano ba yung number 3? Ang number 3 guys is bawal po ang magbisyo. Ano ba yung mga bisyo na yon? Like ang smoking. Masama yan guys. Huwag na huwag tayo mag-smoke kasi hindi lang po masama sa diabetes kundi maaari kayong magkaroon ng heart problem o kaya hypertension. Yung mga ganun, masama po talaga ang smoking. So don't smoke. And when it comes to drinking naman guys, kasi diba minsan para sa mga marunong uminom, hindi naman natin basta-basta pwedeng ipagwalang bahala yung social life natin. Masarap naman kasi talaga sometimes ang uminom while making kwentuhan, di ba? Pero ang advice ni Doc guys is occasionally lang ang pag-inom at konti lang. Yung mas marami po ang kwentuhan kaysa dun sa iniinom natin. Tamang kwento lang at hindi tamang nagpapakalasing na. And huwag natin gawing regular guys. Huwag yung parang every other day umiinom or once a week or thrice or twice a week. No. As in talagang pag may occasion lang. Like for example, pagka may birthday, may mga Pasko or whatever, may mga visitor tayo, di ba? Hindi naman po siguro every day yun. Paminsan-minsan, pwede tayong uminom, pero konti lang. Shot lang, and then more on kwento. Ganon. Number 4, guys. Bakit nga ba tumataas ang blood sugar natin na hindi natin nakokontrol kahit na may medicine na tayo? Kasi tamad tayo mag-exercise. Yan po ang katotohanan, di ba? Nakakatamad naman talaga. Kasi ako ganun din eh. Tinatamad din ako mag-exercise. Pero, sabi ni Doc, at least 30 minutes a day kailangan natin mag-exercise, guys. Para sa may mga edad na, hindi natin kailangang gayahin yung mga parang bata na talagang exercise to death sila. No. Simple walking lang, 30 minutes a day, or yung simpleng pag-akyat baba sa hagdan, malaking bagay na yon. Mababurn na natin yung sugar na hindi kayang i-burn ng katawan natin. So, kailangan natin mag-exercise, lakad-lakad tayo, or akyat panaog, or galaw-galaw. Hindi ho pwedeng laging nakahiga lang, or laging nakaupo lang. Hindi pwede tayong umupo lang ng 8 hours a day, di ba? Kung nag-work from home kayo or may ginagawa kayo every 5 minutes or 15 minutes, ganun, tayo kayo. Lakad-lakad konti tapos upo ulit. So yun, hindi tayo pwedeng stagnant lang yung katawan natin na hindi na tayo gumagalaw, galaw-galaw para hindi ma-stroke. Ikang sabi ng doktor. So, ano pang panghuli guys? Ano nga bang panghuli? Take our maintenance medication, guys. Sundin natin ang ating mga doktor. Pag sinabi po niyan, uminom tayo ng maintenance natin everyday, gawin natin. Huwag po tayong magtipid or huwag nating kalimutan kasi 'di ba sometimes yung iba, hindi ko naman po sa nila lahat. Ang ginagawa nila ay kalahati na lang muna, ay sa susunod na lang, hindi po ganun. Pag sinabi ni Doc na uminom tayo ng medicine everyday, kailangan nating sundin yun kasi kailangan ng katawan natin, tulungan ng medicine ang katawan natin para matunaw o ma-burn yung sugar na hindi kayang tunawin ng katawan natin. Nakakabili nga po tayo siguro ng mga ibang bagay, di ba? So why not yung medicine natin na alam natin na pinrescribe sa atin ng doctor at nakakatulong sa atin yon. So yun guys, tip ko lang ha, gaya po ng ginagawa namin, every 6 months, nagpapa-check po kami ng blood namin, nagpapa-blood chem kami, para at least na nalalaman namin kung ano ang nangyayari. So para ma-avoid din natin yung mga complications ng mataas ang sugar, ng mga hypertension, may mga complications po kasi yan. Pwede po tayong magkaroon ng sakit sa heart, o yung mga chronic kidney disease, at kung ano-ano pa. Diba? Pwede ka rin maging hypertensive. Marami pong complications ang mataas ang sugar. So, kailangan nating makipag-usap sa doctor natin at magpa-check up every 6 months. At least every 6 months po. Yun ang ginagawa namin. So, yeah. Sana po ay may natutunan kayo sa mga lahat ng pinaliwanag ko sa inyo. At ang sabi ko nga kanina, pag may nangyari or may mga nararamdaman kayo sa sarili ninyo na hindi kaaya-aya or parang hindi normal, magpa-consult na po kayo, magpa-check up po kayo at huwag na po nating patagalin. So that's it for now guys. Thank you for watching. Bye!